you know, she had to go still on her gun. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-MY. Bali, magluluto po tayo ngayon ng ano, ng tarbito. Manok na pininyahan, tsaka biko at ang tawag doon, bibingkang kanin. So tara po, mga ka-MY, tama niyo po kami magluto. Yan, ayan po yung lulutoin natin. Si Ari Christian po yung magluluto, totoo lang. Hindi, magluluto. Ikaw, ikaw magluluto. Magluluto ng biko, di ko naman kaya haluin yun, no? Ay, yung biko ako magluluto, pero itong pininyang manok po, mga ka-MY. Eh, si Ate Christine po ang magluluto niyan. Babalat lang po siya ng patas tsaka ano, tsaka bawang sibuyas. Ayan po pala yung nagamitin po nating malagkit na bigas para sa ating biko tsaka sa ating bibingkang kanin. Pag-chop po lang po sila ng manok para makapagluto na po sila ng ulam para sa hapunan. Yun o, si Ate Christine o, nagagata na po siya para sa latik, tsaka sa ating ano, yung arnibal. Hindi naman yung arnibal, bali yung pasahin muna ng biko. Ayaw pala, tapos yung ano, yung pag dito. Hindi ba gagawa rin arnibal para doon sa ano? Yun yung isang biko. Ayun, meron po palang yung doon. Itong dalawa, pang sahin lang to, tsaka pang latik. Sige. Kaya, chop na po natin yung manok. Hindi ko lang ibo pa. Yung manok. Na ano, hindi pa nadidipros. Hindi, dinipros ko na yun para hindi ko masyado. Po si Ate Christine, no, na gagata na. Para sa London, latik. Tapos magkata naman tayong pang-saing. Parang ano ah, parang yelo. Sarating si Joanna. Parang bunda tamahan to ah. Tapos may yung kamay sa mukin. Yan oh, yan po yung pangtutubig sa isasahing na ano na malagkit na bigas para sa ating biko at tawag ito, bibingkang kanin. Yan po yung nagdala dyan, yung kamay. Kamay. Eh, kukuha pala yung ano, konti lang naman, dahonan sa agit naman yan. Sasabihin mo doon sa... May diet tayo para sa ano, sa... Bibingkang kanin? May diet yata dyan. Hindi naman dito naging dala rin yung dala. Hindi naman naging diet yung bibingka. Meron pa yata dyan. Kaya pero kailangan natin... Pero meron ito. Kailangan din natin dyan, ano, dahon ng saging sa ilalim para hindi dumikit yung bigas. Ang pulang ang ating dayap. Ang pulang dayap malap. Ano naman yun?
kalayuran po kasi natin pinakaayod eh. Hindi naman iiwasan yung buo-buo yung... Ano po? Papakayod mo sa ano yan? Sa hindi mo kayod sa ano. Sa kadkuran talaga yung kinukadkid mo gano'n. Ay, lilinawin niyo po kasi. Hindi, maya-maya niya. Kukuha ka lang ng konting dahon lang naman na saging. Kasi, didikit dun eh. Didikit dun sa kaldero. Pagka hindi mo nalagyan ng dahon ng saging eh. Yun mga kayo maya. Kasapin na po natin nga pala ng ano, ng dahon ng saging itong ating ano. Pagsasalangan ng... Yan. Ang puti ah. Ano na po yan? Lamanahon na po yan. Kinain na ng... Nang panahon. Ilang taon na yan. Kay Lola pa po kaldero to. Good matching. Gumagalaw-galaw pa. Naka DIY repeater. Yan ah. Sabi lang po tayo ng totoo. 100 na saging. Banti lang pang sapin mo. Hindi, hanggang din. Para hindi dumikit. Medyo angat lang siya ng konti. Pero lang po, sobra to eh. Sobra siya sa dalawa ng mga kalit. Hindi ko natin lalagay yung iba. Nakatakal po kasi yung tubig niya. Sa... dalawang kilong malagkit po. Hindi po pwedeng sumobra, hindi naman po pwedeng kumulang ng tubig. Baka ano po siya, kumito. Ah, kalendahan. Oo, kukupunasan na natin para baguhan. Dahon. Ano ba yung mga ganyan? Oh! Oh. Kumulang. Ano mo, konti na? Ay, tawag sa'yo. Oh, dahon. Malalagay mo dyan, yan? Dito, i-dispose na po natin ito kasi mamaya naman tayo mag-dispose. Kumakain, mag-umula po tayo ng dahon sa saging. Inibiro lang po natin si Ate Christy. Para... ano, para tarawa po siya. Para po kasi siyang nai-stress eh. Yan na, babalawan muna po ni Ate Christy yung ano, yung... bigas na malagkit. Unaban po muna natin. Parang bigas din na ano. Bago po natin lagyan ng tubigan. Ay, tubigan. Papuntuloy. Yun po yung pantutubig natin, yung ano, yung gata. Pangalawang piga yun, di ba? Yung unang piga, yun yung pinang ano ni Juana, yung kanyang lalatikin. Latik, panglatik. Yan, si Ate Juana naman po yung ano, yung maglalatik. Nagawa po siya ng latik para pang-toppings po natin sa ating biko at mabibingkang kanin. Hindi pa siya kumukulo, mga kayo mo ay. Ngayon po mga kayo mo ay, kumukulo na po siya. So, halu-haluin lang po natin ang biko. Pero since latik po siya, hindi po siya talaga hinahalo ng panay. Yung gilid-gilid lang po. Ano siya? Kasi, sabi po ng ibang matabanda, hindi daw po siya maglalatik. O magiging durog yung latik niya. So, sa gilid-gilid niya, ito po, lagyan lang po natin yung dahon sa ilalim. So, purpose po ng dahon sa ilalim, mga kaemoy, para po hindi magdikit yung dahil malagkit po yung ating sasaingin para po hindi magdikit sa ilalim ng kaldero. Lagyan na po natin yung binanlawan ko ng malagkit. Nalagyan ko po muna yung malagkit dito. Ayusin lang po muna natin para magpantay siya sa ilalim. Yan lang po. Medyo masabaw po sa ilalim dahil pagbandaw po natin, hindi na drain ng mabuti. Pinag-drain lang po natin mabuti para naman maglatayo natin.
Kaemoy. Ano lang natin siya. Ayusin bago po natin ibuhos yung ating sabalit po itong tinubig ko sa kanya mga Kaemoy, kulang 2 tabo. Kulang 2 litro po. Ang ating pangalawang piga ng gata. Ito po. Hindi po siya nagkasya dun sa lalagyan. Okay. Para manisa lang na po natin dun. Sasaking lang po natin siya. Purong ating kaldero. Patatanggal ako eh. Tumanggal na yun. So, yun po pa mga kaya mo. Ibalatan po natin yung patatas. No? Mamaya po si Emoy daw po yung maghahalo dun sa bili ko. Mahirap po kasi yung haluin yung mga kaya mo. Una. Dahil malagkit po siya. Kailangan ko magluluto muna. Ngayon po mga ka-Emoy, malapit na po sa malinis. Kapag ganito na po yung state ng ating latte, pwede na po siyang halu-haluin ng dahan-dahan para kung hindi masunog yung ilalim. Ayun po, yung nakikita niyo po buo-buo na yun, yun na po yung magiging latte natin. So hindi po po siya ganun kaluto. Ayan, ayan. Pagka po umibabaw na yung langis, then naging brown na po siya, ito na po siya. So, tulad po ng ano, dahan-dahan lang din po yung paghahalo. Hindi po madalas. Halo na po tayo. Siguro mga 3 piraso po kalamansi. Ayaw na po natin umasin masyado yung ating lulo po. Kumbaga. Mas mabango yung luto pag kalamansi po yung gamit eh, instead of supa. Kahit po yung sa adobo at sa mga ibang luto. Iba po talaga yung lasa ng kalamansi. Napapala dito yung ating ano, pinya. Nandun pa po sa ref. Kapag po ganyan na yung latik natin, pwede na po siyang continuous na halo para po hindi siya masunog sa ilalim. Para po magpantay yung luto niya. So, pag po medyo nag-brown na siya, pwede lang po natin putayin yung apoy para po hindi siya sobrang masunog. Kasi yung init po ng mantika niya, natural oil niya, may tendency po na masunog. So, continuous lang po yung halo nung sa mag-light brown na po siya or brown. Then, patayin na po. Mga po. Nagawa na po tayo ng dalawang sibuya. Nagawa tayo mabakbak ng bawa. Idelekta na igisa yung ano, ayoko na siyang isampot siya. Parang gusto ko munang aprito ng konti yung manok po. Bago natin lagyan ng ano. Bago po natin lagyan ng sweet cream. Yung mga ibang pagkalasa. Hindi na po natin siya isasampot siya. Direct gisa na po siya. Ayan po mga ka-MY, finally luto na po yung ating latex. So, sinet aside po natin siya sa gilid. Hinango po natin siya dun sa oil niya kasi para po maiwasan natin yung sobra siyang matoasted. So, luto na po siya mga ka-MY. Ayan po mga ka-MY, yung ating sinaing na malagkit is
kumulo na rin siya. So, hinaanap po natin yung apoy niya para mag-inin siya. So, ayan po. Ayan. Hintay na lang po natin siyang mawala yung tubig niya or mag-inin siya. Later on po, haluin siya. Ayan po mga kayamay, magpiprito na po tayo ulit ng patatas. Ulit ng patatas! Yung po nung nakaraan, di ba nagprito rin ako ng patatas? Parang ito po kasi luto na to, parang hindi ko po nisang kutso yung ano yung manok eh, parang gusto. Kasi nagsasabong po masyado. Gusto kong medyo iprito sila ng konti. Para hindi po sila masabaw mamaya. Parang mas masarap po kasi sa pinunyahan yung konti lang yung sabaw niya. Mas kakapit yung kanyang creamer, yung pampalasa. Subukan po natin ganun yung gawin natin. Yan po kasi mainit yung kawali. Kasi bibigat po yung mga patatas. Kaya hindi po mainit yung kawali. Bibigat po sila dyan. Pag-i pa siguro. Pumunan na. Mano mo mainit na. Mano na eh. Yung umuusok. Nahanda. Ganun po talaga yata yung patatas eh. Kahit naman surprise, no? Pagka ginanon mo, biglang siguran yung patatas. Ay na po mga kayo yung ating patatas. Naipirito na po natin. Ginawang po yung mga manok yung kasunod. Bago po tayo mag-isa. Ito po mga kayo may naisip po lang po na gawin kasi pansin nyo po ba yung mga manok pagka pinakulo nyo sinangkot siya? Nagsasabaw ng masyado yung nagtutubig. Yung po naisip kong ipirito muna po sila bago ko sila lutuin ng may sabaw para hindi po sila masyadong magsabaw. Konting prito lang naman po, hindi po yung pritong-prito. Bukan lang po natin. Konting prito lang po. Yung sasampusin po kasi natin yung manok. Sobrang sabaw. Sobrang magtutubig. At yung naisip ko pa lang para hindi sila magsabaw. Tutuhin lang po ng konti. Last batch natin ng manok. So, ayun po natin mga kapoy. No? Ay po tayo ng halo-halo mga kaimay. Bawang sibuyas. Halo-halo. Pag-iisim lang malakas eh. Alam mo, may nakalimutan na akong pabili kay nanay dito eh. Bell pepper. Pero tingnan natin kung may bell pepper din sa ano. Masang bell pepper tuloy. Ngayon lang yun, nagdadala na lang ano. Wow! Ano mo yan, makain po tayong maluhayo.
Last time po kasi na nagluto tayo nito, yung pinakuluan po natin, yung sinangkot sa natin, sobrang nagtubig po kasi yung ating pininyahan kay Amoy. Basta po pinakuluan natin sinasangkot siya. Eh malambot naman po yung matok natin, nakukuha naman po niyang lumambot. Pag-alo. So, ayan po, luto na po yung ating kanin na malagkit. Sinaing na malagkit. Kumikintab na. Mamaya po, hahaluin na ni Amoy yan. Pagin na po natin. Pag-isip po ako mga kay Amoy. Tapos, makuulit ating pinilitong manok kanina. Kabalik po natin. Parang hindi ako sanay na lang dito yung hawakan mong kawal. Ibag po natin. Hindi po ako sanay na gano'n. Ang bangunong patis, no? Namay mo, Jeff. Mabango. Yeah. Lagyan na po natin yung ating laurel. Saka po yung ating pamintang buo. Tapos, parang ano siya yung ginisa siya sa patis. Kaya po, magkakaroon po siya ng sabaw mamaya kasi yung sabaw po nung pineapple. Ito ang pansasabaw natin sa kanya. Kaya ito po pineapple na to. Masarap po to. Maledera po ito. Nung nakaraan. Nalagay na po. Isasama na po natin para malasang pineapple. Pandadagdag po natin. Ito. Ano po yung pansasabaw natin yung apple juice. Meron pa po tayo dito ng tidbits. Ginisip po natin doon sa bandahan. ₱16. ₱16 kay Tita Babes. Shout out. Ayan po, kasama din natin. Ayan. Para mapinya. Ganti po natin ang chicken cubes, mga kayamoy. Isa lang. Bago po natin pakpan, para lumambot din po yung ano. Iglan po, patayin pa natin. So, mga kayamoy, takpan po natin. Ito mga 10 minutes. Ito po mga kayamay. O, tingnan nyo po. Ang diferensya ng ano, pinirito ng konti. Medyo, hindi po siya masyadong masabaw. Oh. Yung pinasabaw ko lang po dyan yung ano, yung pineapple juice. Wow! Lalambutin po muna natin siya ng konti pa. Siyempre, hindi ba po siya malambot? Yan, ahaluin na rin po natin yan. Ang ating biko, tsaka bibingkang kanin. Bibingkang nasi, kaya ang kapampangan. Shout out po ka ng kapampangan. Ayan po, lagay na rin po natin yung ating prinitong patatas. Para maglasa na po, masipsip po niya ng konti yung lasang pinya. Bago po natin ilagay yung ating creamer. Bali creamer po mga ka-emma yung ginamit ko, no? Ito. Magnolia. All-purpose cream. Ilanong ko na po siya para madali siyang i-use mamaya. Hindi po, ano, hindi po, ano yun, gatas? Hindi po kasi gatas ang ginagamit eh. Na masyado po kasi nagsasabaw pag gatas. Kasi malabnaw po yun eh. So ito po medyo malapot na. So mga ka-emma yung ating main ingredients. Magnolia. Nestle cream. Magnolia nga pala, ba't Nestle cream? Magnolia all purpose cream. So, ito po kasi ang available. Hindi yun, no? Sarap. Wow! Okay.
po niyan, mga kaemoy. Hindi po ba? Hindi siya masyadong nagsabaw. Hindi yung parang sinigang yung niluluto natin. Si Jeff, hinahawakan niya. Nagugutom na po siya. Kanting tiis na lang po. Kanting tiis na lang. Okay. Si Nicole din, nagugutom na. Lagyan nga natin ang mabuti para humalo siya talaga. Sarap nung dating, no? Sarap nung dating eh. Di ba? Nakikita niya po ba? Pwede na yan. Hindi, konti pa po. Yung palalasahin natin yung flavor dun sa manok. Konting-konti na lang po. Konting-konti na lang. Pwede na po siyang kainin. Ayun po yung nagugutom ngayon eh. Naglalaro na lang po si Grenny. Nilibang na lang po yung sarili niya. Ayan, ayan po yung nagugutom. Naglalaro na lang yung mga asa. Ayun po, luto na po. Ito na po yung ating finished product. Wow! Ay, hindi po siya masyadong nagsabaw mga kaemoy dahil pinirito po muna natin yung manok bago natin siya gisa. So yun lang po, naisip ko lang pong gawin yun para hindi siya masyadong yung parang sinigang. Muli po kasi nagloto kami, parang sinigang yung manok nung sinangkot siya namin ni Emoy. Maghahalo na po tayo ng ano, ng dito. Hindi po ah. Hindi yan ha. Lalagyan lang po natin ng ano, ng langis yung ating panghalo, tsaka yung ating ano, yung ating palyase. Para hindi po tumigit yung ating halo yung ano. Sinahing na malagkit. Hindi yan ha. Hindi pa. Ayan na po ah. Pasalin na po natin yung ating ano, sinahing na malagkit sa liyasi. Yep. Yun. Nagulang pagkakasaya. Yung ganang pagkakuto ah. Sakto lang na ano. Yun ah. Uy, pero hukay dun. Ha? Bakit may ganun? Alin? Ah, hindi. Pag, sa pagkakaano lang yung lagay ng pano. Siyempre ko lang dito. Para mababara na yan. Tulad. Eh, magsasabaw yan kung ilagay natin ito. Sige lang. Lagay natin ang lahat. Sobrang kulat na ano, nasira yung sandok natin. Hindi, sira na talaga yun. Sira na talaga. Sira na ba talaga? Eh, eto! Nahiwan dito sa sabi ko sa'yo, bakit na ganun? Mm-hmm. Ah, hindi na, ano na? Ayun pa rin, sayang yun. Isang kagat din yun. Hindi na, ano? Ayun. Iyahalo muna po natin yung asukal. Bago natin isalam. Lulusawin. Ayan, nag-melt din naman po yung asukal dahil mainit pa yung ating sinahing yung malagkit. Ano po siya mag-melt yung ating asukal na pula. Ay, isalam na po natin. Yeah! Ihasag mo ng konti yung ano mo yan. Tingnan natin. Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Ano 'yan? Matindi-tinding haluan naman po ito mga kaemoy. Pawis yung pats.
Tumutulo. Aww. Okay mga kayamoy, time check po tayo. Ay, hindi pala rin lang. 10:25, so 30 minutes po natin nga haluin. Manuluto po siya ng ano, ng 10:55 PM. Yan, makunat na po siya, pero nakaka 10 minutes pa lang po tayo. May kunat na, ano? Puro po kasing ano eh, purong malagkit. Hindi ko kaya, hindi ko po kayang haluin yan mga kayamoy. Kaya po ito ni Ate Christine. Hindi, sobrang kunat. Masakit po sa braso. Matingan mo ikaw, nangangalay ka. Butlig-butlig na yung pawis mo. Mataas kasi yung pinaghahaluan. Nakakangawit. Tapos lalo na ako, kaliit ko lang neto. Dugot pawis ba? Hindi naman dugo. Pawis lang. Binalat lang po tayo ni, ano, ni Kuya Jeffrey. Si Mr. Editor. Galit na galit si Kuya Jeffrey. Atay, check po tayo. So, 15 minutes. Tingnan mo, 15 minutes mo lang yung lagay na yan, oh. Ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo, Jeff? Sinasabi mo pala talaga mo gano'n. Oo naman. Hindi ka naman papawisan yun. So yun nga po, nahango na natin dahil kakahalo po ni Kuya Jeff, matanggal na yung paa nung ano, nung kalan. Sobrang kunat na. Lalagyan na po ni Ate Christine sa mga lalagyan. Walang bahala dyan. Sige. Isasali na natin sa lalagyan. Okay, may no. Sali na po natin siya. Sobrang kunat po nung ginawa nila. Yan, ang hirap pong tanggalin dun sa ano. Dun sa... Ayan. Hindi, sa may sandok o. Oh. Ayaw bumaba. Sobrang kunat po niya. Kasarapan niya yan. Makunat. Magagata po tayo ulit para sa ang tawag doon sa ibabaw po yung toppings. So, toppings po ng ating bibingkang kanin, pinaka-toppings po magawa po sa kanin. Yung dalawang tiga para makuha po lahat ng kapas. Ayan. Kung mga kayo, may ilagay na po natin yung 1/4 na asukal na ating toppings. At isasalang po natin siya ng konti dun sa apoy bago para mag-camera. Caramelize. Salong na po natin siya para makaramelize na po natin. Bago po natin ilagay dun sa ating
Caramelize lang po natin siya. Ano po mga kayamoy? Nakaramelize na po natin siya. Yung gata kanina na may asukal. So, na po natin. Ito na po siya yan. Ito naman po yung gagawin natin yan. Mga kayamoy. Tutusukin ko po itong tutusukin ko po yan. Para pumasok po dyan yung gata. Yung toppings. Tusukin lang po natin siya ng ganyan. Medyo makunat. Lumalaban. Lumalaban yung lalagyan. Tusukin lang. Para absorb nung i-absorb nung loob niya. Sa loob. Po yung ating kinaramelize. So, nagagawin ko po dyan. Nalagay ko po siyang toppings dito. Nabubuhos po natin siya dyan. Ayan. Ayan. Wow! Din po lalagyan natin. Lagyan na po natin lahat. Yun naman po nainit sa oven yan eh. Sa oven pa naman po natin siya. Lagyan na po natin ito han. Gawa po siya pre-heat kasi natatakot akong mainitan. Ganun din po yan eh. So, sinet ko po siya ng 250. Tapos, sa 20 minutes po muna. Halika na lang ako. Mga kayamoy, shoutout na po tayo. Shoutout nga po pala kay Brian Chongson Panganiban from San Mateo, Pampanga. Shoutout kay Moy. Shoutout din po kay Felix Andres from Cordon, Isabela, UAE, Dubai. Yan ang shoutout po. Shoutout din po kay Jimmy Buhay, Provincia TV. Ayan, pasupport na lang din po ng YouTube channel po niya. Shoutout din po kay Ryan Cesar Jimenez Franco from City of Iligan, Isabela Province. Yan, shoutout po. Shoutout din po kay MY Jericho Mariano. Yan, shoutout po. Shoutout din po kay MY Sean Harley. Yan, maraming salamat po sa suporta. Shoutout din po kay MY Ronel Hipolito. Shoutout din po kay Richard Ragmak. Yan, good evening po kay MY. Pa-shoutout naman. Dyan, Father. Yan, pasupport na lang din po mga kayamoy ng Father and Son Vlog Official. Pasupport na lang din po. Mga kayamoy, pasupport na lang din po ng YouTube channel ni Paring Kuyakoy. Ilalagay ko na lang po mga kayamoy yung kanyang link sa description box. Dyan na nga po nagtatapos mga kayamoy ang ating simpleng video ngayong gabi. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ingat po tayo palagi and God bless us all. Amin po.